Halina't pakinggan ang sagot ng Biblia. Basa. Narito na si Brother Willie Santiago. Dun sa babae na nakaupo doon sa dragon. Yun. Yan, sa hayo. Maganda na naman ito. Na may pitong ulo, sampung sungay. Opo. Yan, babasahin natin. Dito po sa Apokalipsis 17:3. Mm-hmm. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may pitong ulo at sampung sungay. Ito yung gusto ko nang puntahan. Ito ay sa pasalamat nila Ingkong at mayroong video si Brother Ben Ahubi nito. Mm-hmm. Ang tinatanong nung nagtatanong kay Ingkong ay ano ba ika ang ibig sabihin ng babae dyan na nakaupo sa isang hayop na pula na may pitong ulo at sampung sungay? Nuebe. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinaupuan ng babae. Ang pitong ulo, pitong bundok na kinaupuan ng babae. May paliwanag eh kung ano yung pitong ulo eh. Pitong bundok. At yung pitong bundok na yon, pitong pag-iisip. Yung siyudad na yan nakasakay o daladala ng isang hayop. At yung siyudad na yan na daladala ng isang hayop, yung hayop na may dala sa kanya na sinasakyan yung babae o nung siyudad ay may pitong ulo at saka sampung sungay yung hayop. Ngayon, yung hayop na yan na tao, mayroon niyang pitong ulo at saka sampung sungay. Ano ang kahulugan nung pitong ulo nung hayop? Yan pala nakaupo sa pitong bundok. Na yung pitong bundok na yon, yun yung pitong ulo. At yung pitong ulo, simbolo ng pag-iisip. Pag-iisip na may karunungan. Ang tanging siyudad na nagahari sa mga hari sa lupa ay ang siyudad ng Batikano, na kung tawagin ay Vatican City. Vatican City. Isang siyudad na naghahari kahit sa mga hari sa lupa. At yung siyudad na yan na Batikano ay ang kanyang seat of power, nakaupo yung siyudad na yan sa pitong pag-iisip. Kaya sa Iglesia Katolika na represented by the Vatican City, mayroong pitong umiisip, may pitong nagpo-formulate ng mga doktrina ng Katoliko. Alin-alin yon? Basahin mo nga isa-isa, Sis Luz. Ito po ang pitong ulo, pitong korporasyon ng Iglesia Katolika Romana. Una, San Franciscano. Number two, Dominicano, Agustino, Jesuita, Paulista, Cappuccino, Recoletano. Yan. Tapos, meron ikang nakita na pitong ulo at sampung sungay. Opo. Ngayon, ang sabi ni Ingkong, yun daw pong pitong ulo. Yun. Yan, pupuntahan ko lang yung pitong ulo. Mm-hmm. Yan, lalagpasan ko yung dakilang babae, opo, yung Antikristo, at pupuntahan ko po yung kanyang pitong ulo. Kasi, eh doon si Ingkong din nagbigay ng kanyang pagtalakay. Yung ikang pitong ulo, mababasa ika yan sa 17:9 ng Apokalipsis. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinaupuan ng babae. At sila'y pitong hari
yung nakita na pitong ulo doon po sa hayop na nakita ni Apostol Juan, isang hayop na pula na mayroong pitong ulo at sampung sungay. Si Inkong, nung ipabasa po itong 17:9 ng Apokalipsis, narito ang pag-iisip na may karunungan ang pitong ulo. Ayun, sabi ni Inkong, yung ikang pitong ulo, yung ikay pitong pag-iisip yun. Yan ika yung mga nag-iisip. Yan. At ang tinukoy ni Inkong, yan ika yung pitong korporasyon ng Iglesia Katolika, Brother Ben Ahubi. Ayan. Kasi para kay Inkong, yung inunahan ako ni Brother Ben Ahubi. Ayan. Yan ikang pitong ulo, pitong korporasyon. Ayan, dahil ika ang Iglesia Katolika, para kay Inkong, yun po yung babae. Brother Vincent, yung dakilang babae. Yun ika yung dakilang bayan. Yun ika sa Roma. Ayan, yan ang takbo ng paliwanag ni Inkong eh. Pitong ulo, yun ika yung pag-iisip. Yun ika ang mga nag-iisip ng mga ordinansa, yung mga pinapatupad sa Iglesia Katolika. Ano-ano ika yung pito na yon? San Franciscano, Dominicano, Agustino, Jesuita, Paulista, Cappuccino, Recoletano. Yan, may video si Ben Ahubi niyan. Opo. Ayan. Dito ko ngayon si Inkong susukatin. Ayan. Yung kanyang mga sinabi na yan, kung yan po ba talaga ay biblical. Ayan. Babalikan po po ang Apokalipsis 17:9. Talasan niyo po pakikinig para natin malaman kung ano kahulugan po ng pitong ulo. Ito po. Narito ang pag-iisip na may karunungan, ang pitong ulo ay pitong bundok. Landisin, ha? Ang pitong ulo, yun po yung pitong bundok na kinauupuan ng babae. At sila'y pitong hari. Brother Vincent, yun palang pitong ulo, siya rin pitong bundok, ang kahulugan po ay pitong hari. O, paano yung sinasabi ni Inkong na pitong korporasyon ng Iglesia Katolika na nag-iisip ng mga ordinansa, nag-iisip ng mga patakaran ng Iglesia Katolika. Pitong pag-iisip daw yan, pitong nag-iisip ng mga pinapatupad ng mga batas ng Iglesia Katolika. Samantalang si Apostol Juan, ibinigay niya ang kahulugan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae at sila'y pitong hari. Ang lima ay nangabuwal. Ang isa'y narito. Ang isa'y hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon. Nakasulat naman pala eh. Paano naman si Inko ngayon na nag-aangkin na siya yung the most sensible creature in our time? Dati po, ang kanyang claim, the only sensible creature in our time. Eh, pinuna ko ng pinuna. Nangyari po? Sabi ko, ikaw ang only sensible. Paano na si Bonji? Paano na yung mga kasama mo dyan, claim eh? Apo. The most sensible preacher na lang. Ah? O paano most sensible preacher? Eh, pag-usapan nga natin yung pitong ulo. Eh, yan ba pitong pag-iisip? Ang sabi, yung pitong ulo, pitong bundok. Sila'y pitong hari. Ano ibig sabihin, Brother Vincent? Ano po? Sa Biblia po, pagka po ginamit yung bundok, yan po ay simboliko po yan, Brother Vincent, ng isang hari. Ayan, yun nga yung ibinigay ni Apostol Juan eh. Opo.
Pitong ulo, pitong pundo, pitong hari. Mm-hmm. Ano patunay natin dyan? Na yung bundo, Brother Vincent, opo, yun po ay simboliko, sumasagisag po yan sa hari. Basa. Ayun. Hindi alam ni Ingkong po. No. Jeremias 51, at ang talata po ay 25. Ayan. Ito po ang ating bababasa rito. Narito, ako'y laban sa iyo, o mapangpahamak na bundok, sabi ng Panginoon, na gumigiba ng buong lupa, at aking iuunat ang aking kamay sa iyo, at pagugulungin kita mula sa malaking bato, at gagawin kitang bundok na sunog. Ayan, Brother Vincent, dito po sa ating binasa, Jeremias 51:25. O, tingnan ko naman po sa salin ng magandang balita, Biblia. Ito po, ako'y galit sa iyo, ikaw na mapangwasak na bundok. Winasak mo ang buong sanglibutan, paparusahan kita, gugulong kang pababa mula sa kabatuhan, at gagawin kitang bundok na tinupok. Yan, kung atin pong pag-aaralan, Brother Vincent. Opo. Yung tinutukoy po dito, sa Jeremias 51:25, yung mapangwasak na bundok, na sinasabi ng Diyos, ako'y galit sa iyo, ikaw na mapangwasak na bundok, ito po ang hari ng Babylonia. Ayun. Brother Vincent. Tama. Kung itataas natin ng talata, 51:24, paparusahan ko sa harap ninyo ang Babylonia at ang mga mamamayan nito dahil sa mga kasama ang ginawa niya sa Sion. Yan. Ibig sabihin, yung Babylonia, isa po yung kaharian na nagpahirap po sa Israel. Opo. Sa panahon po ng Haring Nabucodonosor. Ayan. Siya po yung sinasabi rito na ako'y galit sa iyo, ikaw na mapanguwasa na bundok. Winasak mo ang buong sanglibutan, paparusahan kita, gugulong kang pababa mula sa kabatuhan, at gagawin kitang bundok na tinupo. Yan nga po ang nangyari kay Haring Nabucodonosor, hari ng Babylonia, Brother Vincent. Siya ibinaba ng Diyos. Ayan, dahil sa kanyang ginawa na pagpapahirap dyan po sa Israel. Ayun. Ayan. Kaya dito, maliwanag na yung sinabi po ng Apostol Juan na yung pitong ulo, pitong bundok, pitong hari. Ako, matututo na naman si Ingkong yan. Sabi niya rin di Amigo Espina. Eh, kaya nga ito, Brother Vincent, ipapabura ng mga fanatics. Itong video na ito. Nako, malamang. Para si Ingkong, pagka siya nagpaksa sa kanilang mga utu-utong fanatics. Opo. Mga kapatid, mali pala yun na ituro ni Nicolas Perez. Hindi pala ikapitong pag-iisip yung ano, pitong ulo. Ayan, kapatid na Arme, halika nga rito, patunayan mo si Perez ang nagturo niya. Brother Vincent, ayan, sisisihin niya si Nicolas Perez. Eh, hindi na pwedeng ipagtanggol ni Nicolas Perez sa sarili niya. Oo. Okay. Nangangapira na si Ingkong, hindi maaamin na siya nagkamali. Ayan. Eh tayo, Brother Vincent, pinatunayan natin, mali si Ingkong, yan sa kanyang itinuturo na yung pitong ulo, pitong pag-iisip yan, pitong korporasyon ng Iglesia Katolika. Ayan, sinasabi po ng Apostol Juan, sila'y pitong hari, ang lima ay nangabuwal. Ang isa'y narito, at ang isa'y hindi pa dumarating. O, Brother Vincent, opo, pagka tayo mag-aaral po ng kasaysayan, mga kaharian po na nagkaroon ng kaugnayan sa Israel. Ayan. Ayan. Kung ating pag-aaralan po, mga magulang at mga kaibigan, ang history ng Israel, no? Opo. Yung lahing Israel, Brother Vincent, meron pong limang kaharian.
limang hari na gumawa po ng pagpapahira dyan po sa Israel Apo. At sa mga lahing Israelita. Ayan. Basahin ko po ang 17 at ang talata po ay 9 Jis sa magandang balita ng Apokalipsis. Kailangan dito ang pangunawa at kalunungan. Ang pitong ulo ay ang pitong bundok na inuupuan ng babae. Inilalarawan din ito ang pitong hari. Ayan, talagang yung pitong ulo, pitong bundok, lumalarawan sa pitong hari. Hindi pitong pag-iisip. Naman! Pari yung laman ko naman. Betan, ikaw nga. Naman! Kahit sa magandang balita Biblia, no? Ginasabi, inilalarawan din ito ang pitong hari. Bumagsak na ang lima sa kanila. Naghahari pa ang isa at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. Ano ibig sabihin? Ito, para natin maintindihan, kasaysayan, history. Mm-hmm. Ano ba yung limang kaharian? Opo. Limang hari. Pag sinabing hari, may kaharian. Tama po. Ano ba yung limang kaharian na bumagsak na? Mm-hmm. Brother Vincent, Opo. Yung mga gumawa po ng pagpapahirap sa bansang Israel, sa mga lahing Israelita. Sabi po rito, bumagsak na ang lima sa kanila. E di tingnan natin ang history. Ayan, unang-una pong kahari ang nagpahirap sa Israel, mm-hmm. Egypto. Ako? Egypt. Egypt. Ayan, si Moses, hindi ho naging hari dyan. Hindi po. Brother Vincent. Hindi po sa King of Egypt. Dahil si Bon Jane, gumawa ng magazine, Moses, King of Egypt. Naloko na. Ayan, sumablay dyan si Bon Jane. Mm-hmm. Nung siya po ay pinupuna ko na, mm-hmm. to the rescue si Inkong. Ah. Sabi ni Inkong, yan ikay typographical error lang yan. Rescue agad? Dapat ikay yan ni King. Ay, dapat ikay yan ni Prince, hindi King. Ayan, typographical error. Layo naman ho ng spelling, brother Vincent. Mainusap lang, ano? Nangangapiran pa rin si Inkong, ayaw umamin. Mm-hmm. Bandang huli, ano sabi ni Inkong? Ano po? Si Willie ang may kasalanan yan. Mayroon siyang inuntsaba sa printing press. At sinadyang maliin para may maipuntos. Nako, Brother Vincent, talaga si Inkong, hindi umaamin. Ayan, ako pa sinisir. Eh, meron silang chief editor. Mm-hmm. Ang chief editor, pisa ni Bon Jing, si Ruth. Ayun. Nakalusot pa rin niyang Moses, King of Egypt niya. Ayan. Wow. Ang unang-una pong kaharian na bumagsak na, nagpahirap sa lahing Israelita, Egypto. Egypt. Oh, pangalawa, yung Assyria. Mm-hmm. Pangatlo, Babylonia. Ayun. Pang-apat, ang Medo-Persia. Mm-hmm. Ang panglima, ang Gresya. Yeah. Lima. Sa kasaysayan niyan, mm-hmm. yan ganyan, Brother Vincent, na pag-aaral. Mm-hmm. Ayan. Tapos, sabi po ng talata, ang lima ay nangabuwal. Ang isa'y narito. Mm-hmm. Isabihin, panahon ni Apostol Juan, mayroong kahariang nag-e-exist. Mm-hmm. Ano po yung kaharian na nag-e-exist panahon ng Apostol Juan? Ang Roman Empire. Ayan. 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 Nakakaintindihan ko ba tayo? Malayong malayo yung ano ni Inkong. Yung nangangadyaw sa ating kanilang panatik. Opo, walang tumama si Inkong. Walang tinamaan si Inkong. Ano? Ayan. Eh, sabi po rito, babalikan ko lang eh, Brother Vincent, Opo. Bumagsak na ang lima sa kanila, 17 G's ng Apokalipsis, magandang balita, Biblia. Mm-hmm. Naghahari pa ang isa, sabihin, kasalukuyan. Opo. Panahon ito ng Apostol Juan, mm-hmm. nandiyan ng Roman Empire. Ayan yun. Tapos, at ang huli ay hindi pa dumarating. Ayun. Ayan, Brother Vincent. Walang tinamaan si Inko. Yung pampitong kaharian, hindi pa dumarating. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung pagdating ng ikapitong kaharian,
Brother Vincent. Opo. Yan. Ito po ay pagkatapos na ng panahon ng Apostol Juan. Amen. Amen. Nagkakaintindihan mo ba kayo? Maliwanag. Yan. Ang ganda po ng topic. Mato. Eh, itong paksana ito eh. Dapat eh, pampasalamat ito eh. Oh. Eh, si Brother Ben Ahubi, nag-message sa akin eh. Brother Billy, baka naman pwede mong talangayin ito. Ayun. Eh, malakas sa akin si Ben Ahubi. Oh. Umatras na kayo sa pagpipinas niyang future pasalamatan na yan. Tama. Aha. Awa-awa kayo dyan. Uubusin ng mag-angkil ang pera ninyo. Dadalhin pa kayo sa impyerno. Mm-hmm. Dahil kayo tinuturuan ng mga maling pananampalataya. Tama. Pang mental hospital. Oo. Mayroon mo, ganyan naman dito sa sinabi niya. Ayan, Brother Vincent. Oh, Brother Ben Ahubi. Hihinto na ako. Tama na yun. Ha? Pinakita ko lang, palpak si Ingkong. Pinakita ko lang, yung kanyang sinasabi na pitong ulo, pitong pag-iisip yan. Iglesia Katolika, may pitong korporasyon na nag-iisip ng kanilang mga patakaran. Eh, hindi naman yun ang paliwanag ng Biblia. Saan niya kaya pinagkukuha yan? Oo, ang paliwanag ng Biblia, pitong ulo, pitong bundok. Sila'y pitong hari. Yung bundok sa Biblia, sumasagisag po yan sa hari. Hari. Kaharian. Ayan. Siyempre, pag may hari, may kaharian. Tama. It goes with it. Nakakasigit-sigit ng Ingles, Brother Vincent. Pwede na ba yan? Pwede na ba yan? Okay na yun. Ayan. Ayan. Para si FPJ eh, sabi ni FPJ, sino ba ang mas mahusay sa aming mag-English na era? Eh, napalad ko po yung pelikula ni FPJ. Stop! Look and listen! Don't what me, ha? Ayan, sabi ni FPJ, sino ba mas magaling sa aming era? Brother Ben Ahubi, stop na ako, ha? Okay na yon. No. Kasi inaabangan ni Ingkong yung iba pang mga sasabihin ko eh. Tama, yun lang sila ngayon. Opo. In-establish ko lang yung pitong ulo. Mahal si Ingkong. Di ba? Ang pitong ulo, pitong bundok, pitong hari, pitong kaharian. Yung lima, bumuwal na. Bumuwal na. Bagsak na eh. Tama. Ano-ano po yun? Di ulitin natin. Ayun, may binigay kanina si ano eh, si Brother Alex Lucky. Ah, Egypt, yung Assyria, Babylon, Medo-Persia, at Greece. Ayan. Yung ika-anim, sa panahon ni Apostol Juan nag-exist, Roman Empire. Ika-anim. Tapos yung ika-pito, eh hindi pa dumarating. Ayan. Mm. Tapos stop mo na si Brother Billy Jones. Oh, nandiyan na ako doon. Hindi nag-aabang. Dahil inaabangan tayo. Okay? Ang aking backup dito, Brother Vincent, yung kasaysayan. Yan, opo. Kasaysayan na may kaugnayan sa mga bansa, kaharian, na nagpahirap sa Israel. Ayan. Maliwanag. Ayan. Kaya, Brother Vincent, opo. Ang ating oras, eh, alas 11 na. Mabilis ah. Magpaala na po tayo sa ating mga nakasama ngayong gabing ito. Opo. If you are blessed by this ministry, thank you for your support. Church Bank Account, Members Church of God in Jesus Christ Worldwide. 2391120005 4 PS Bank, Plaridel Bullock and Branch.